agrikultura, paghahayupan, pangisdaan, may masaganang ani at kita puno sa agrikultura. Mga kasaka, marahil marami sa atin ang meron ng mga farm at may mga taniman na naghahanap pa ng ibang investment. At ngayong araw na ito ay alamin naman natin kung ano pa yung mga pwede ba nating idagdag na pwedeng pagkakitaan sa ating mga farm. Siyempre, isang pwede nating pagkakitaan ay ang pag-aalaga ng hayop. Ngayon, alamin naman natin kung ano ba talaga ang mas magandang alagaan. Kung pag-aalaga ba ng baka o pag-aalaga ng kalabaw. Tara, alamin natin mga kasaka. Kalimit ang tanong ng mga nagnanais pumasok sa paghahayupan o livestock farming ay kung saan nga ba mas magandang mag-invest? Sa pag-aalaga nga ba ng kalabaw o pag-aalaga ng baka? Kaya naman sa aking mga pag-iikot sa mga farms ay nakipag-ugnayan ako sa ating mga kasaka na matagal nang nag-aalaga ng mga malalaking hayop tulad ng baka at kalabaw. Nakipag-usap din ako sa mga mamimili ng malalaking hayop para makuha ang kanilang mga opinyon ukol dito. Tara mga kasaka, alamin natin at isa-isahin ang mga kahalagahan at magandang naibibigay ng pag-aalaga ng malalaking hayop. Kasaka, kasama naman natin ngayon ang isang farmer at aking kaibigan na matagal na nag-aalaga ng mga baka at kalabaw. Kasama natin ngayon si Sir Perlito Arandela na nakatira dito sa Barangay San Andres. At ibabahagi natin niya sa atin kung ano ba yung mga karanasan niya sa pag-aalaga ng baka at kalabaw. At ano nga ba ang mas magandang alagaan kung baka nga ba o kalabaw? Sa aking sir, una kong alagaan ay kalabaw. Una, kalabaw ay malaki ang naitulong sa amin, lalo na sa pag-aararuan. Okay. Yun itong ako'y nakapag-alaga ng baka, ay mas lalong maganda ang baka, mas madaling gumamit. Ibig sabihin, pagdating sa pagbebenta, mas maganda yung baka. O mas madaling. Kasi mas mabilis siyang dumami. Pero yung kalabaw naman, kung meron kang bukid na paggagamitan, mas magandang ang alagaan natin ay kalabaw. Pero ngayon, may alaga kang kalabaw at baka. Ibig sabihin, meron kang bukid. At yung baka mo naman ay talagang pinapakain mo lang para ibenta, ganun, palakihin, parangin. Iti kung papipiliin ka ba, ano ba talagang mas maganda, baka o kalabaw? Ay sa akin, kung wala nang bukid na sasakain, mas maganda ang baka. Ayon, baka. Dahil ang baka, alagaan mo lang yan ng maayos. Yan yung dumami at madaling mabigtan. Okay. Pero masasabi mo rin na kahit naman ano dun sa dalawang alagaan, pwede naman. Kasi, pwede naman. Kasi parehas naman nabibenta din naman yung kalabaw. Nabibenta rin yung baka, parehas. Ano? Kaya okay din naman siguro mga kasaka na parehas alagaan para paramihin, pero kung may kabukiran ka, mas maganda mag-alaga ka ng kalabaw wala baka para mabilis kumain. Mga kasaka, sana may natutunan kayo kay Sir Perli para magkaroon kayo ng ideya kung anong mas magandang investment, baka pa o yung kalabaw. Ano nga ba magandang alagaan, sir? Ay, di maganda ang baka at hindi ka nabibili ng baho. Hindi nabibili. Di pa po, yung kalabaw naman, ganun din. Hindi din naman. Kaya lang, ay, di pag pinalagaan mo, minsan ay laging ginagamit. Sa halip na pabababa na, ay sabi gagamitin muna. Ibig sabihin? Ay, ang baka, ay di bago ko na isasabi, ay pababa na para makinabang agad. Okay. Ang magiging advantage, pag baka, talagang pabubuntisin para dumami agad. Hindi katulad ng kalabaw na gagamitin muna siya pagka kailangan. Halimbawa, ginagamit. Halimbawa ngayon,
Nangangandi, pero kailangan pagtrabahuhin para kumita agad ng pera. Ang gagawin, patatrabahuhin, pero hindi pakakandi, ipapababahan. Ano, yun pala ang maganda doon. Kaya, mas gusto nyo na talaga ng baka para mas maganda. Ay, ano ba yung mas mahal, yung baka o yung kalabaw pag sa bintahan? Halos parehas naman. Parehas. Depende sa klase. Depende sa klase, pero pag sa mga hayupin, maganda din talaga yung ano, yung baka. Oh, maganda ang presyo. Ayun, maraming salamat sir. At least kahit pa paano, nagkaroon kami ng idea kung ano mas maganda ang kaya. No, mga kasaka, kasama natin ngayong hapon na ito si Sir Jason Valencia. Siya ay matagal nang nag-aalaga ng bakat kalabaw. Meron kayong bakat kalabaw, ano sir? Ayan. Ilan po ba ang mga alaga niyong hayop ngayon? 18 ito sir, baka maalaga ako. 18? Ah, madami ano po. Bukod pa yung kalabaw? Yung isang kalabaw lang po. Isang kalabaw sa 18 baka. Eh sir, masasabi ko na obvious na obvious. Pag pinapili kita kung ano yung gusto mong alagaan, kung baka o kalabaw, mas gusto mong mag-invest siguro sa baka ano? Baka sir. Baka, bakit sir baka? Yung DVD sir, ito masyadong obyari ng baka. Pagka ganito, turok lahat vitamins, tapos naulam mo sa magandang pakainan, hindi na babantay sa tanghali kung mainit. Ah, ibig sabihin, pag kasi kalabaw, kailangan sa kalimitan kasi pag kalabaw, dahil ayon kasi sa pag-aaral, mas kukunti yung sweat glands ng mga kalabaw. Kaya mas prone sila sa bilad yung sa init. Ano, kaya pag kalabaw, kalimitan, pag inulam mo ng alas 6 ng umaga, alas 7, babalikan mo bago magtanghali. Mga 7:30 sir, alas 8, mainit na. Ang mga baka naman, kahit mamaya na uling hapon, ano? Kahit talo sir, maganda kung mayroong ganitong feeds. Mabilis lumaki ang mga baka. Saka isa pa ay, siguro isang dahilan mo rin kung bakit gusto mo yung baka, dahil ano, ano? 9 na buwan lang, mga nganak na. Ang kalabaw, 10 kalahating buwan o hanggang 11 buwan bago siya manganak, ano? Sa mga nag-aalaga ng kalabaw na sa mga tawag dito sa mga baka, ay ano pa yung masasabi mo kung bakit maganda? Wala na ba or ano ba mas mahal ba yung presyo? Ang baka sir, basta't maganda, mataba. Mas mahal po parang sa kalabaw. Ang presyo. Pag yung mga karanasan mo pagbibenta. Dahil po nung una nagbenta rin kami ng kalabaw, mistis yung bupalo din yung hinahin sa kayong kuwan. Ay yung kabayaran sir ng kalabaw ay 67 lang, samantala yung isang baka kong turo na 3 taon kalahati ko ng alaga ay na 65. Ibig sabihin mas mahal talaga yung baka kaysa sa kalabaw, ano? Mahal sir yung ano, parang para sa akin ay mahal yung baka. Sige. Kung ano ba yung magandang alagaan, kung baka ba o kalabaw, ano ba sir? Parehas. Ano pong dahilan natin kung bakit parehas po ang inyong sagot kung ano magandang alagaan? Dahil kung mura yung isa, kung mataas yung isa, may paghahabulan tayo ng presyo. Ibig sabihin, sa tagal nyo po nag-aalaga ng kalabaw at baka, minsan bumabagsak ang presyo ng baka, minsan naman tumataas ang presyo ng kalabaw. Bumababa ang baka, minsan tumataas ang baka, okay. Bumababa naman yung kalabaw, tumataas ang kalabaw, okay. Bumababa naman yung baka. Ngayon ay nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na wala naman kayong planong magbenta ng kalabaw pero ibinenta nyo dahil maganda ang presyo? Nagkaroon din kayo ng ano. Malaki ba yung ano, yung pagkakaiba kapag sinabing ang kagandahan naman pag nag-alaga ka ng kalabaw, nagagamit natin sa bukit kumpara naman sa baka na hindi? Anong pong masasabi niyo doon? Pero mas maganda rin ay kalabaw. Kalabaw kasi dahil nagagamit sa pag-araro, nagagamit sa pagpaparada ng kupras, masasakayan pa. At ibig sabihin, kapag talagang merong farm yung isang magsasaka, mas maganda, meron din silang kalabaw. Okay. Tapos yung baka,
Ang katwiran naman ng iba, pagbaka naman daw ay mas mabilis maparami. Tama po ba yun? Siguro yung pakaramdam po yung magpaparaskin eh. Pagbaba yung aalagaan mo ng kalabaw. Eh, di ba kayo nag-aalaga kayo ng kalabaw? Oo. Sa tingin nyo, saan mas magandang kumita yung kalabaw? Sa pagpapaanak o sa pagpapatrabaho doon sa kalabaw? Pagpapaanak. Kasi once na mga anak ang kalabaw, may sigurado ka ng 20 mil pagkaanak. Pero pag magtatrabaho, magpapakahirap pa muna kayong dalawa. Ano? Eh, ngayon, gusto kong malaman naman yung presyuhan ng kalabaw at baka pagdating na sa mga auction market. Dahil kayo namimili, ano ba ang mas maganda ang presyo? Sa dalawa? Mas maganda yung baka. Baka? May ideya ba kayo kung gaano ang presyo ng baka? Sa ang baka ngayon pamilihan. Ng pangilo doon. 250 ang kalabaw, 200. 200 pangilo. Ano 'yun, mga karnihin. Pagka hayupin, ibang hayupin. Mga umaabot ng may pagbabatayan din sa alagaan ng balilenay. Hanggang 400 400 per kilo pag live weight. Bultuhan na 'yun. Bultuhan, pero mas mahal kaysa dun sa mga katayin. Mas mahal ang ayun. Maliliit ang buhay yun. Anong bago tayo magtapos ay ano ba yung masasabi mo sa ating mga manonood kung ano yung mas magandang alagaan? Ay, kung kayo ay mag-aalaga ng mga hayo ay pares niyo yung alagaan para may kitain pares kayo. May pagpipilian. Ayun, maraming salamat kay Lando at sana ay marami tayong maibigay, maibahagi sa ating mga manonood. Marami sa ating mga kasaka ang nagsabing mas magandang pagkakitaan o gawing investment ang pag-aalaga ng baka. Ilan sa kanilang dahilan ay ang mabilis na pagdami dahil sa bilis ng pagbubuntis at hindi paggamit sa bukid ng mga ito. Sinasabi rin na hindi ito alagain at mas matatag sa ilalim ng init ng araw. Ito rin ay may mas mataas na presyo kumpara sa kalabaw. Marahil ilan lamang yan sa maraming dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga kasaka ang pag-aalaga ng baka kaysa sa kalabaw. Ganun pa man ay hindi pa rin natin dapat baliwalain ang ating mga kalabaw na noon pa man ay kasama na ng ating mga kasaka sa kabukiran. Sabihin man nating may kabagalan o hindi kalakihan ang kita sa pag-aalaga ng kalabaw ay nananatili pa ring may adbentahe ang pag-aalaga nito. Mga kasaka, maaaring hindi man pare-pareho ang ating mga opinyon at pananaw sa usaping ito, ay mas mahalaga pa rin na pag-aralan nating mabuti ang ating mga desisyon sa pagsasaka para hindi tayo magsisisi sa pagdating ng panahon.